So what's up guys? Ngayon turo natin sa inyo paano mag-setup ng voice meter banana gamit ang BM800 microphone. Alright. So first, punta tayo sa Google Chrome. Then i-download natin tong voice meter banana. Search nyo lang, marami yan lalabas. Then i-download natin kahit alin dito sa dalawa. Ang pinagkaiba lang nito is yung isa naka-zip, yung isa recta install ka na lang. Then next is VB cable. Then ito, click nyo lang yung download. So yung link nitong parehas na voice meter banana and VB cable is ilalagay ko na lang sa description sa baba, check nyo na lang. After ma-download na itong dalawa, so punta tayo ngayon dito. Ito, naka-ready na yun sa akin. So, install nyo lang itong voice meter setup. Then, extract nyo lang yung RAR files. Then, ito yung extracted folder niya. Then, hanapin nyo lang dito yung voice VB cable setup. Kung 32-bit kayo, ito. Kung 64, ito. Okay. Pag na-install nyo na, then open yung voice meter. So, ito yung lalabas. Makakita kayo na ito. Okay. So, ang unang step na gagawin is left click dito. Yan. Hanapin nyo ngayon yung pangalan ng mic nyo. So, ang akin is nakasaksak sa likod. Ito yung pangalan niya. So, then, pwede nyo siyang i-rename dito. Right click nyo to. Right click. Then, type nyo BM800. Yan. So, next naman is yung in-install nating cable output na virtual. So, left click. Okay. Click nyo lang to. Hanapin yan. Kung WDM yung nilagay nyo dito. Para pareha sila dito. Alright. Okay. So, next pagkalagay. Diretso tayo ngayon dito. Sa A1, A2, A3. So, first is ito yung earphones na gamit ko. Lagay natin. So, ito yung pangalan ng earphones ko. Ewan ko bakit speaker, pero earphones to. So, click nyo yan. Okay. So, once na na-setup nyo na, punta muna kayo dito sa logo na to. Sound, right click. Open sound settings. Then, punta kayo sound control panel. Okay. So, once na nandito na kayo, etong VB cable, right click nyo lang to set as default communication device. Itong voice meter aux input, right click tas click nyo yung default device. So sa akin ayan na, ganyan na. So kailangan ganyan yung magiging setup nyo. Okay, so punta naman tayo dito sa recording, sa mic na ginagamit natin. So makikita nyo ito yung BM800 ko, no? So punta tayo dito sa baba. Alright. So dito sa baba, right click natin to, voice meter aux input, set as default. Or pagka-click nyo sa kanya, click nyo to. Okay. So ayun lang. So kung medyo nahihinaan kayo sa mic nyo, pwede nyo siyang lakasan. Ito yung mic ko, diba? Right click, properties. Punta kayo sa levels. So yung mic ko is naka 100. Then yung microphone boost is naka plus 20 decibels. Alright. Click nyo yung OK. So after nating ma-setup to, click nyo na rin yung OK. So punta tayo ngayon dito. Makikita nyo rito. Ito yung mic natin, ano. So dito nilagay natin yung earphones natin. So para kung gusto mong marinig yung sarili mo, click mo lang tong A1, ano. Itong A1, click nyo. Yan. Para maririnig nyo yung sarili nyo. So, dito naman. Okay, patayin ko muna. So, dito, pagka in-install mo siya, is naka na lang siya, naka-default. So, ito yung default niya. So, pwede mo siyang i-tweak. Sabi nila, dito. Dito daw. Yan. Ganda na yung quality ng boses, no? So, kung kaya may trippings kayo, pwede nyo siyang ilagay dito na parang radyo. Ayan, ganyan. Sa akin is prefer ko dito. Yeah. So, dito naman is ang cable input ko ay ginawa ko siyang Discord. Kasi madalas kong ginagamit yung Discord. So, punta tayo dito sa Discord. Settings. Voice and audio. Ang cable output natin na ilalagay is cable out. Cable input. Okay. So, dito naman sa default lang natin yan. Okay.
Makikita nyo rito kapag pumasok tayo sa isang server or channel sa Discord. Lalakas to. Okay. Testing natin yun. Check natin. Check, check. Oy. Check, check. Denok! Yan. So, nakita nyo, diba? Nandito yung volume ng Discord natin. So, kailangan ako on tong A1. Once na hindi siya naka-green, dahil hindi natin maririnig yung Discord. So, open lang natin to. So, makikita naman natin dito. Etong hardware input, wala na yan. Hindi ko na siya nalagyan. So, dito naman, sa dalawa. Makikita niya pinangalanan kong browser, tapos game. So, bakit ko pinangalanan na browser and game? So, dito mo naman ititweak yung sound na nanggagaling sa browser. Kunyari, nunod ka YouTube, Netflix, Spotify, nakikinig ka, or Facebook, ganun. Sa game naman, game / desktop siya. So, kunyari, nagpapatugtog ka sa desktop mo, dito siya mapupunta. Okay? So, setup natin yan. Right-click ulit dito, sound settings. Punta ngayon tayo dito sa app, volume, and device preferences. Alright. So, makikita nyo rito, Discord. Ilagay niya sa yung output niya is cable. Okay. Ito namang mga default na yan. Ito naman siya nagpa-process sa game or desktop natin. So, papakita ko sa inyo. So, pause muna tayo ng YouTube or whatever na may sounds. Click natin to. Ito na lang kasi idol ko si Kiyo. Grammarly does pa. Okay. So, lalabas na yung Chrome, di ba? Para mapunta yung tunog ng Google Chrome, papunta dito. So, click lang natin tong output. Voice meter input, VAIO. Ito. VAIO yung ilalagay natin. Ito. VAIO. So, bali, nandito na siya. Ito, makikita nyo. Voice meter, VAIO. Okay. Balik tayo dito. More than catch errors. With Grammarly, you can... Ano natin ito. Okay. So, ayan na. Max volume siya. Makikita nyo ngayon dito. Dito na ako. Pangat siya. So, pag naman nag-i-stream ka, pwede siya, no? Kanyari, maglalagay ka ng background music, tas ayaw mo siyang marinig, pwede mo lang siyang i-click. Bali, mawala. Hindi siya mapupunta ngayon sa earphones mo. Pero yung mga nanonood ng stream or whatsoever is maririnig nila yung background music mo. So, kunyari, ito. Diba? Alam ko namin miss mo na siya ko. Pero kayo is alam ko, alam ko, oh, diba? Alam ko, ay. Di ko na siya naririnig, pero kayo naririnig nyo pa. Okay. So, kung meron kang speaker, kunyari, Bluetooth speaker or anything na pwede pang maging output, so, click nyo lang dito. Hanapin nyo lang yung pangalan nyo. Okay. Kunyari, naglagay tayo dito ng Bluetooth speaker. Para marinig ng iba, click mo lang tong A2. Kailangan naka-green siya. Maririnig na rin siya dun sa speaker. So, kung ayaw mo naman, turn off mo lang. Ganun din sa iba. After na settle mo na lahat, na setup mo na, na pangalanan mo na, click mo lang dito sa menu. Okay, sa menu. Then, check mo to, run at startup. Then, save settings. I-save mo siya. Kasi, mawala yung settings, mag-crash, or ano man. Lagay mo lang sa kahit saan, kung saan mo siya mabilis, mahanap at makikita. So, okay, lagay natin sa desktop. Okay, so, pagka-save, kunyari, nag-crash yung voice meter nyo, tapos nawala. Hanapin mo lang yung file na yun. So, ayan. Ayan na. But always check nyo tong run at startup para every magbuboot yung computer nyo is always nang naka-on tong voice meter. Hindi automatically na siya magbubukas once na nagboot din yung PC nyo. Okay? So, sana meron kayong naiintindihan sa setup natin ng voice meter banana. So, hope you like the video, guys. If you do, please like the video. Click the subscribe button and click the notification bell para sa susunod natin na upload. Maraming salamat sa inyo. God bless. Keep safe. Ayun lang.
Peace, man. Thank you.